Hello guys, how are you? This is Cram Bacardi and welcome back again to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe and also click the bell button para ma-notify ka on my future vlogs. So yun guys, disclaimer lang ha, hindi porket naging effective sa akin yung product is magiging effective na rin siya sa inyo. Edyo mga product na hindi naging effective sa inyo is may chance din na maging effective sa akin. So yun guys, depende kasi yan sa skin type. Naglista ako dito ng 6 na beauty products or mga whitening products na talagang dati gumana sa akin kasi taon ko na siya ginagamit, pero dumating sa point nito lately na napapansin ko nag-iba yung performance niya and even yung parang ingredients niya and yung texture niya is talagang nag-iba. So yun guys, nilista ko siya dito and meron din naman mga ibang beauty products na talagang ginamit ko and hindi siya talaga naging effective sa akin. So ayan guys, ang nasa unang listahan ko is itong Nacific by Natural Pacific na Fresh Herb na Origin Serum. So ayan guys, ipapakita ko siya sa inyo. Ang laki ng bote niya, nabili ko to sa online for 850 pesos and made in Korea siya. And itong serum na to guys, kung makikita ninyo, ang laki niya, nasa 50 ml siya, pero o konti lang yung nabawas ko, halos hindi siya nangalahati. Kung makikita ninyo, ayan o. Kasi itong Nacific serum na to guys, is ginamit ko ng umaga and gabi, pero wala talaga akong naging makitang effective siya sa akin, hindi nag-glow yung balat ko and hindi ako pumuti. Siguro ginamit ko siya for 2 months and napapansin ko talaga dito sa product na to, okay naman siya sa mga oily skin pero talagang hindi siya naging effective sa akin. So ang ginawa ko, nag-review ako and nag-research ako and nag-review ako, tinignan ko sa mga online and sa YouTube, tinignan ko kung naging effective din doon sa mga gumamit nito and karamihan doon sa mga yun is talagang hindi din daw naging effective sa kanila. So hindi ko alam kung bakit itong product na to is hindi gumagana sa balat and hindi ko alam din kung based yan sa skin type ninyo. Siguro based din siya sa skin type, pero karamihan talaga ng napansin ko sa mga vlogger na gumagamit nito is talagang hindi na naging effective sa kanila. So ayan guys, ekis na talaga dito sa product na to. And siguro, hindi ko alam kung itatapon ko siya or itatambak ko siya dyan sa mga beauty products ko. Bahala na. And tinignan ko naman yung expiration date niya. Nasa 2021 pa naman. So, hindi pa siya expired. So, siguro ipamimigay ko na lang to sa mga kaibigan ko or kung sino man gustong nitong Nacific Fresh Herb. Ilagay nyo lang dyan sa comment and ibibigay ko sa inyo. So, yun guys. Ang number 2 natin is itong Pass Gel. So ito guys, itong Pass Gel is nabili ko siya sa Pass Gel Manila last 2 years ago din, halos magkasabayan to, tong dalawang ito. And kaya ako bumili nitong Pass Gel is kasi nakalagay doon ang kiniklaim niya is nakakatanggal siya ng mga scars, mga acne scars and mga stretch marks. So ako kasi meron akong konting stretch marks sa butt ko, sa parte ng baba ng butt ko. So, napansin ko siya nung 16 years old ako, lumabas yung stretch marks na yun. Hindi naman siya karamihan and konti lang naman siya. So, ang ginawa ko, bumili ako nito kasi itatry ko nga kung magiging effective siya. Pero guys, hindi siya talaga naging effective. Ang mahal pa man din ang bili ko nito sa Pass Gel Manila, para nasa 800 pesos siya. And ang liit-liit niya. And original to guys, ha, may lumalabas kasi nito na fake sa mga online store sa Lazada and Shopee. And kung mapapansin nyo doon, yung mga fake is para mga nasa 60 pesos lang siya. Hindi siya original guys, yung mga 60 pesos fake yun. Huwag kayong gumamit ng mga fake na mga products sa mga ganong online store kasi imbes na gumana siya sa balat nyo, is lalo siyang makakasira ng balat ninyo. So, ito guys, original to. Sa Pass Gel Manila ko siya binili. And kung mapapansin nyo, yung packaging ng original na Pass Gel is smooth yung takip niya, pati yung bottle niya, smooth siya. Tapos, pag binuksan mo siya guys, ayan, ang kulay niya is para siyang light yellow na ang amoy niya is para siyang hinog na mangga na parang may halo siyang milk or parang meron siyang halo na anong tawag doon? Yung yogurt. So, ayun ang amoy niya. So, ayun yung original na Pass Gel. And titignan nyo, kung titignan nyo guys,
2 years na to sa akin, pero ayan, halos hindi ko siya naubos. Ang napapansin ko lang dito sa Pass Gel na original is pag nilagay mo siya sa balat, nakakasmooth siya ng balat. And ayun lang naman, wala siyang ibang nangyari sa balat ko. And nag-research din ako about this product, yung mga original na Pass Gel, and hindi rin naging effective sa kanila. Hindi siya nakatanggal ng stretch marks, hindi rin siya nakatanggal ng mga scars. So dito sa product na to, X na siya talaga, itatapon ko na siya kasi siguro I think expired na to. Kasi wala siyang nakalagay, walang nakalagay sa bottle yung expiration niya. Kasi made in Thailand kasi siya, original talaga, made in Thailand talaga to. So wala siya nakalagay na expiration, so ito, itatapon ko na siya. So pinakita ko lang sa inyo guys, yan yung Pass Gel. So ang nasa pangatlong listahan ko, ito. Ito guys, itong Likas Papaya, talagang ang tagal-tagal na nitong product na to sa market. And talagang super effective siya talaga dati. Kung fan kayo ng Likas Papaya, yung mga dating Likas Papaya, pag every time na ginagamit nyo siya, talagang makapal yung bar niya, and talagang malaki yung bar niya talaga. Compare ngayon na pagbibili ka na ng Likas Papaya, ang nipis na nung bar niya, tapos super tigas niya. Alam mo yung parang ipinaltok sa'yo yung sabon na yun, talagang bubukol sa tigas. Unlike dati na pag nabasa mo lang siya ng konti yung Likas Papaya, talagang ang lambot niya, and talagang super effective talaga nitong Likas Papaya dati. Hindi ko alam kung bakit nagbago na sila. So yung kahit sabon talaga nagbabago, katulad din ng jowa mo na nagbago na ngayon. So yun, maisingit lang. Hindi talaga guys, yung Likas Papaya super effective siya talaga dati. Parang gumamit ako ng Likas Papaya for I think mga 13 years or 10 years ko siyang ginagamit. Pero nitong 2017, tinigil ko na siya kasi nga parang nag-iba na siya and hindi na siya talaga effective, hindi na siya ganun nakakapute. And hindi ko alam kung nag-iba na yung ingredients nila, wala akong idea. Pero sana ibalik yung dating Likas Papaya kasi talagang favorite ko talaga tong sabon na to. Ito talaga yung pinaka mother ng talagang pampapute. Sa kanya talaga nag-umpisa before pa lumabas yung mga whip soap. Ngayon, yung mga vitamin C, whitening soap, yung mga collagen soap. Bago pa talaga yun, ito talaga yung original Likas Papaya. So sana talaga ibalik nila yung dating performance ng Likas Papaya. Kasi talaga ngayon hindi na ako nabili niyan kasi nag-iba na siya talaga. Even yung packaging niya, nag-iba na siya. So ang ginawa ko talaga, hindi na ako nagamit ngayon ng Likas Papaya. Gumagamit na lang ako ng ibang sabon. So yun guys, ang number 4 natin is ito. Ito guys ha, don't judge me easily kasi ako big fan din talaga ako ng Kojisan. Ang Kojisan guys, ginagamit ko siya talaga 10 years ago and tinigil ko lang siya noong mga 2017 or 2018 kasi napansin ko guys, yung dating Kojisan ha, every time na ginagamit mo siya, parang 1 week mo pa lang siyang ginagamit. Talagang ang gandang-ganda sa balat, nakakasmooth siya talaga ng balat and napapansin nyo talaga ang pink nung ganito nyo, super, alam nyo, nakaka-glow siya talaga ng balat, nakaka-pink siya talaga ng balat. Pero lately, napansin ko, nung 2017, 2018, parang nag-iba na yung Kojisan. Alam nyo yung guys na parang, dati, pansin ko super effective siya kasi pag ginagamit mo yung Kojisan, talagang medyo mahapdi siya sa ganito. Talagang numinipis yung balat mo sa cheeks mo and talaga nakaka-pink siya, pati yung ganito numinipis siya and dun mo talaga mapapansin na talagang super effective yung product na to. Pero lately talaga every time na kahit anong kuskus ko, kahit anong kahit ko talaga sa balat ko nitong Kojisan, hindi na siya talaga nakakapute, hindi na siya nakaka-pink ng pisngi. Hindi ko alam kung bakit, kung nagbago na ba rin sila ng ingredients katulad ng iba. And ang ginawa ko nga, hindi na ako nagamit ngayon ng Kojisan, parang itinigil ko na siya kasi hindi na siya talaga effective. Sayang talaga yung Kojisan, sana ibalik din yung dati nilang, dati nilang performance na talagang nakakaganda siya talaga ng balat and nakakakinis. And guys, ito nga palang Kojisan, tinigil ko na nga pala siya kasi nagbasa pala ako ng ingredients niya and may nakita ko doon na meron pala siyang coconut oil. And yung coconut oil talaga guys, hindi siya talaga maganda sa mga oily skin kasi yung coconut oil guys,
pag oily yung skin mo, tapos gumamit ka ng product na may coconut oil, lalong lalabas yung oiliness ng mukha mo or yung talaga excessive oil ng balat mo, lalabas talaga. So yun guys, ang panglima natin na beauty product na hindi naging effective sa akin is itong Bihaku Whitening Bleaching Cream. So ito guys, naging trending siya dati na itong bleaching cream na to kasi ang mura niya, tapos malaking tub na siya. Parang I think nasa 350 pesos yung isang tub, tapos ang laki-laki na niya. So ang ginawa ko, bumili ako ng dalawang tub nitong Bihaku. And kiniklaim nila na talaga nakakaputi siya ng siko, nakakaputi ng balat, nakakaputi ng tuhod. So anything na maitim sa parte ng katawan mo, isalagang papuputiin niya. So ang ginawa ko, bumili ako nitong Bihaku. Tapos, sinunod ko naman yung instruction na nakalagay doon na parang pwede mo siyang gamitin anytime, pwede mo siyang ibabad sa balat mo kahit natutulog ka. So, ginawa ko lahat yon, even before ako mag-shower, after ako mag-shower, binababad ko siya sa balat ko ng 45 minutes to 1 hour. So, ayun guys, sinunod ko naman talaga lahat. Pero talagang hindi naging effective tong product na to sa akin. And yung iba, ang ginawa ko, nag-research din ako, tinignan ko sa YouTube kung naging effective sa kanila, pero ang dami din doon na talagang hindi rin daw gumana sa balat nila. So itong product na to, since nung time na yon na hindi siya gumagana sa balat ko, yun, X na talaga, hindi na talaga ako bumili nitong product na to. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon meron pa rin itong Bihaku, pero I think parang wala na, parang phase out na yata tong product na to. So yun, since then hindi na talaga ako bumalik sa product na yun, hindi na ako bumili nito. So yun guys, ang pang-anim natin na beauty product na hindi din siya gumana sa akin is ito. Siguro narinig nyo na siya sa market and sa mga social media, yung Rick Skincerity. So nung nag-boom itong product na to talaga sa market, talagang kiniklaim nila na talagang ang bilis niya makapute, ang bilis niya makapink ng pisngi, and talaga makikita mo na glass skin ka, nakakaglow ng balat. So nainganyo din ako, bumili din ako talaga ng isang set. So ang binili ko sa Rick Skincerity na set is yung foam facial wash nila, yung pink toner nila, and yung pink serum nila. So dito sa tatlong product na to, sinunod ko din yung instruction. Actually, nakadalawang set nga ako nang bili. Nung naubos yung isang set ko, bumili ako ng pangalawang set kasi titignan ko talaga, baka may chance na talagang pumuti ako and magpink yung cheeks ko. Kasi yun nga, pinapakita nila dun sa social media ads nila na talagang ang ganda-ganda ng mga balat, lalo yung may-ari, si Miss Rica. Ang ganda-ganda talaga ng balat niya, talagang ang smooth, glass skin, tapos ayun, ang ganda, rosy cheeks siya. So yun, nakaubos ako ng dalawang set, pero talagang wala talaga, hindi siya talaga naging effective sa akin. And napansin ko, ang maganda lang sa kanya, yung serum niya, yung pink serum niya, kasi nakaka-glass skin siya talaga. Pag ipinahid mo siya talaga, ang bilis niya ma-absorb sa balat, tapos makita mo, glass skin siya, para nako-cover yung face mo ng product na parang nakakakintab ng pisngi. So yun lang talaga yung nagustuhan ko doon, yung serum nila, pero hindi naman siya din nakapute, hindi din siya nakasmooth ng balat. So yun, after noon itong Rick Skincerity, nung time na yon na talagang sabi ko, hindi naman to effective tong product na to, so hindi ko na siya talaga ginamit. So yun guys, ito yung anim na product na shinare ko lang sa inyo na hindi naging effective sa akin and hindi rin siya naging okay sa mga oily skin. So yun guys, and sinasabi ko lang sa inyo, based yan sa skin type nyo ha, disclaimer lang ha, hindi porket naging effective sa akin ay magiging effective sa inyo, ay naging effective sa inyo na product is magiging effective sa akin. So yun lang guys, hope you like this video, and also, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na sa channel ko, and see you on my next vlog. Bye! Come on, come on with me, baby.